kalahati na lang kanin. Ah, okay. So, anong pwedeng gatuin? Ay, guys, hindi nga pala nakapag-grocery. Guys, okay lang ba sa inyong tinapay na lang? Ay, yeah, yeah, it's fine. Ah, sige. Here, I have an attenda. Tapo muna kayo, guys. Sorry, ha? Hindi na talaga ako nakapag-grocery, pero here. Oh, you have a nice house, ha? Oh, thank you. Grabe na, sobrang init sa Pilipinas. Ganda-ganda ka ng bansa. Sige, tanggalin nyo na rin yung mga love gowns nyo. Bayan. So, since kailan ka pa dito? Actually, a year ago lang. Medyo nahirapan pa ako mag-adjust eh. Kasi, dito kasi sa Manila, wala masyadong spaces for clinics. Yeah, yeah, yeah. So, ang layo nung na-rent ko na place. And then, pag-uwi ako, mag-isa pa ako. Gosh, sobrang na-stress ako. Kasi, ang hirap, busy ako every morning. So, wala na talaga akong time for myself. I'm sorry, ha? House life na ba, friend? Eto, single pa rin. Oh my God. So, ilang taon ka na? Friend, please, pass. Okay? Pass. Pero, alam nyo, actually, na-miss ko talaga kayo. Ako rin, na-miss ko kayo. Ilang years na ba, since graduate natin? Ngayon, may mga tabang na tayo. Wait, how are you, friend? Wag, walang muna natin punta doon. Wag natin pag-usapan doon. Pero actually, sometimes, I reminisce about the past. And nakaka-miss din kasi ito. Oh, girl! Tapos, ang dami-dami pa natin. Tapos, ngayon, look at us now. Apat na lang. Kasi na kayo, hindi pa natin kasama. Yung isa siguro, like, sa sobrang haba ng baba niya. Basta, ikaw, nasa na ba yung mga kapatid mo? Diba? Nandun sa, ano, sa, nag-migrate na sila sa amin. Diba, tikas mama? Hindi, kasi dito na yung work ko eh. Tapos yung clinic ko dito din. Same din sa akin. I have family business here. So, ako na nagpatuloy. Iba din pala, no? Pero alam nyo, minsan, balik tayo sa CEU. Kasi, it's a memorable place for me. Oh, our second home talaga. Kahit no. My first heartbreak. Oh, girl, hello! Oh, ba't ka na painto? I'm thinking kasi, bakit parang naiba yung... Parang may gumano ng bahay ko. Like, that printer, hindi naman yun nandyan eh. Wait nga lang yung sinko. Sorry ha. Sobrang kalat lang. Pero ba't ang init? May aircon ka ba sa loob? Yes. Meron naman. Uy, Bong! Wait! Kaya na yan! Din ano yan, din? Shit. Din, ano itong mga to? Parang nakikilala ko sila. Guys, tandaan niyo ba nung college tayo? Nung panahong hindi natin alam kung bakit paulit-ulit nangyayari yung mga nakaraan na. Tandaan niyo ba yung mga palihim na patayan? Hindi ko rin alam eh, pero nakita ko na lang yung sarili ko. I'm so obsessed with this case. Kasi paulit-ulit, mula sa unang din, mula nung nagsimula yung dentistry sa CEU, mula kay Dr. Leonard de los Angeles, kilala niyo ba siya? Siya yung first dean ng dentistry. Siya yung dean nung Centro Escolar de Senoritas pa lamang yung CEU natin. Yung college na pinasukan natin. At sinundan yun, ni Dr. Felisa Santa Ana Turla. Nalaman ko, siya pala yung dean na na-appoint din na naging chairman of the board of the dental examiners. Na pumalit kay Dr. Leonard de los Angeles. Wait, is this Dr. Pedro, right? Siya yung dean na nahinto yung deanship dahil sa World War II. Wait, Dr. Rosenda, siya yung
isa sa mga limang nakagraduate noong 1928. Dr. Cayetano. I think siya yung naging dean after nung World War. Yung si, ano, Dr. Jose Valte? Yun yung pang-anim na din, di ba? Alam ko nag-serve siya sa CEU ng 27 years. At ang pagkakaalam ko, during his time, kaunti lang ang mga nag-enroll sa CEU College of Dentistry dahil sa sobrang popular ng medical technology among freshmen. Pero si Dr. Hypatia Bernardo, yun yung 17, right? 17 siya. Tapos, nag-increase yun ng enrollment kasi kaya nagkaroon ng dental technician na 2 years curriculum. Tapos, yun din yung time na parang tinawag ang CU bilang most modern dental school in the Philippines. Tapos, naalala ko si Dr. Felipe Galvan, siya din yung sa kanya pinangalan yung FGH, yung Felipe Galvan Hall. Is a 5-story building for dental infirmary. Tapos yan, si Dr. Renato Season. Oh. Siya ang pang-9 na din. Yung time niya, dun tinayo yung dentistry science building na 5-story. Then during his time, na-accredited din siya ng PACOA for level 2. And this Dr. Maria Jona Godoy, she is a 10-in. And pagkakalagi scholar din siya. And during her time, nagkaroon din ng mga, nag-offer sila ng mga master program sa 3 campuses ng CEU. Guys, tama na. Lahat ng yan, sinulat ko. Dahil meron akong nakita. Yung huling din na yan, si Dr. Pearly Lim. Tandaan niyo ba siya? Siya yung pinaka-din natin ng college tayo. Guys, kumalap ako ng mga data. Nilagay ko dito yung mga pictures before, cases. Kasi paulit-ulit. Mula dun sa din noon, hanggang ngayon kay Dr. Pearly Lim. Alam niyo ba, nalaman ko yung black secret nila. Isang sikreto na isa lamang yung nakakaalam, kundi yung hitman nila. Yung hitman nila. At nung pinag-ugnay-ugnay ko lahat ng mga storya nila, nabuo ako sa isang conclusion. Actually, it's not yet done. It's so hard for me to conclude this thing. Pero nakita ko yung pinaka-latest nilang mga pinatay. Si Inday? Si Inday na kaibigan natin nung college tayo. Si Toto! Yung kaibigan natin nung college tayo na naging dentista. Hindi ko alam kung bakit na lang silang bigla na lang namatay. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang silang nawala. Pero para sa akin, masakit yun. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit na-obsess ako sa isang bagay na hindi ko naman dapat pagtuunan ng pansin dahil isa akong dentista. Ito rin, pinatay niya? Ito, yung mga nakabilog na yan. Lahat yan, simula nung panahon ng Dr. Leonor na to, na hindi ko naman kilala, nalaman ko lang, siya pala yung dean ng dentistry at siya yung may pakanan ng lahat ng to. Na siya yung nanguna na meron palang hitman na hinahire ang bawat team, na meron silang pinupunterya ng mga estudyante at mga nagiging future dentist. Kaya, eto ako, nakabuo ng isang mapa. Hindi ko nga alam kung saan ang patutunguhan ito. Isa lang yung bagay na naku-curious ako. Pero, wait nga, sinong mga to? Sino to? Guys, hindi ko alam. Hindi ko kasi alam kung sino, kung ano ba yung kinatatakutan ko. Pero baka kasi, dahil connected sila, dahil sa halo-halo pinag-aralan ko ng lahat ng yan, na-realize ko connected silang lahat. Lahat silang magkakaibigan. Itong dalawang to, matalik silang magkaibigan. Na estudyante pa lamang, na naging dentista, at itong dalawang to, isa rin sa mga matatalik nilang kaibigan. At natatakot ako na baka sila na yung isunod. Hindi ko alam kung sino susunod sa kanila. Kaya guys, kailangan nyo kong tulungan. Hindi ko na alam kung paano na ba yung gagawin ko. Pero, malapit na. Sa tingin nyo, sino kayang susunod? Si Celine.
Celine? What's up? Boy, kailan mo siya huling nakita?